Ako si Ronnie De Los Santos. Right now, ako ang President and CEO of Safe Haven Recovery Village. At the same time, kuan pud ko President and CEO sa Battle Against Ignorance Foundation, and we call that a BAI Foundation. Kanang I grew up in a family na maka-afford. Sa Mindanao, medyo violent man during that time noon. I grew up, daghan may armas. And pag masuko si Papa sa akoa, kanang ang kasagaran is gukdon ka og armas, gukdon kag pusilba. Ingana. And as a kid, kanang siyempre mahadlok jud ka kay napakuyusa nga sa balay na amitawag Chris, kanang espada sa Muslim ba, nga naa siya ay, and imagine ako na siya, very traumatic na isa sa kuha. Gukdon ko ni Papa na, you know, nga, na, wag ko siya intention to harm me, but then sa kuha ba, perceiving it, sumulayas ko sa balay. Munang dito ko magpuyo sa bilyaran. So pag naa ka na sa bilyaran, duwa kag bilyard, hatagan kag sigarilyo para cool kayo ka, mo puff pod ka og kanang sigari. And then maayo man ko magbilyard, pag makadaog ko mag-inom-inom kay para cool, kaysa mo before Jilbies man. So balik ko Jilbies and enjoy ako ang mga friends, and then they'd introduce na pod ang kuan kana magmariwana na pod magidaghan man kay sa muan na. And then kanang drops kay downers man ko. So sa mo ang panahon, kay old school man ko, I'm 53 years old right now. And sa mo ang panahon, kana mga Corex Day, mga Hicodin, Hylorin, mauna mua ang mga drug of choice. And so, mauna pag high school na ko, namo, ganahan on tami magpare. But then, wa na dayon. And then ako, niadto ko Iloilo. Kay Ilonggo man may, amo ang, dito ko ang eskwela. Sa University of San Agustin. And so, while na ako sa San Agustin, nag-eskwela kong engineering, akong mga barkada, sila po ang nag-open sa akong opportunity to do the gambling and kami-casino. And nakailayo mo ko sa family. And I was well-supported man. So, mag-casino. And then, hedonistic nga life. Kanang the greatest good is pleasure. Anything that is pleasurable, pursue it. Okay, life is short. And eat, drink, and be merry. For you never know, tomorrow you die. So, inga na. And sige ko absent sa klase kay gabi, yung mga activity. Wala naman kay kon magmata. So, fast forward, nag-drop out ko sa college, nag-drop out ko. And nauli ko sa mua. Pero after ko nag-drop out, naglaroy-laroy pa. Kanang naadto ko og kanlaon, naadto ko og magalyon sa Negros. Yeah, kay ako ang fraternity, kay medyo aktivista man siya. And manglakaw mi sa gabi eh. Kay sa sugod lingaw siya, kay daghan man may aktivista. Uban mga anak po sila og mga well-off. Dili mga adik, pareho nang ko. Pero sila lang naago sila advocacy po ba na sila kausa during that time. And sila seryoso kayo. And ako sabay-sabay ra. And then mag-walk may tagpila kilometro sa gabi eh. Og amo suga, kanang sigarilyo lang. Kanang tapos mo sakag mga balay and you'll never know na amo'y ma-encounter. Og mga matay mo. And then while I was there, kanang akong papa nangita nako. Ang sunod sa kuan, mag-eskwela naman po siya college. So, gihatod siya, and then ako, ulig Mindanao. Akong mama nasakit. And then, pagkasakit niya, kanang gioperahan siya sa iyang thyroid, malignant man. And, ni-metastasize. So, ipadala siya Manila. So, wa may lain siyang kauban nga anak. Ako may eldest sa 6. So ako ni uban niya. And then, after 4 months, niuli akong mama. And then, nagpabili na po ko sa Manila. Another chapter na po, I was thinking of entering
Unta ang PNPA, and I ended up becoming a security guard. And then na-apply ko dito sa Western Philippine Plaza. Sanay mo kong house detective dito. And then na-introduce ko sa mga other activities na po, mga syndicate like human trafficking. And so I was exposed again sa daghan kayo nga mga ko. Na dito ko nakasuway. O kaning diri na sa Met. Pero di mo ko ganahan. Lahi man siya, kanang upper man siya. Kami naman good may mga drug of choice. Naami tawag na kani siya, pang upper lang. Kani downer ni siya. But then wag yun ko kasuway o kanang mga injectables. Hangto drug yun ko drops. Kanang, ang ako namin mitawag na tripping. No? When you take it, you have to have an activity. You just don't take drugs without an activity. So you have to have an activity. Ang akong activity kay casino man. Ganahan man ko mag-casino. And so pag kanang mo drops ko, mag-marijuana, and then kanang makainom, muhinay ang kalibutan. Slow ka siya. So when naan ako sa casino, ganahan man ako mag-gunit og baraha. And so kung mag-banker tanan, ako player. Kung mag-player tanan, mag-banker ko. So ako ganahan pag-gunit, hinay kay sa tanan. Kanang lami kay siya akong feeling nga slow ang kalibutan. Karon looking back, possibly mauna ako ang kuan, ganahan ko muhinay ang kalibutan. Siguro tungod kay when I was young, kanang paspasanay ba ang pacing, taas og expectations, and then akong parents naaman sila sa dole, di sila makita kay usay night shift, usa day shift ang usa, and kuan gyud kanang dili pwede maghinay-hinay, and I resented that. I want more time. I want them to have to give me more time. No, again, I want my parents to give me more time. As a child. As a kid, oo. Like, ang turning point na ko is the death of my mom. Maumanggod siya ang pinaka-turning point na kanang ang guilt, grabe ba siya, na she has done so much for me, and then instead of reciprocating, maupagod na akong ipanghimo, and kanang unta ang mga nanay mo, biya sila sa kalibutan, kanang maka-feel unta sila sense of fulfillment ba? Nga gisaguan, gisakripisyuhan nila kanilang anak. And then, unta, mahimo silang proud. Kay kasagaran mong usama mo, mag-receive ming allowance. Dadoon ako kasino. And supposedly that allowance would be for 2 weeks, for a month. Hotdoon man ako, usa ka gabi eh. Si mama na siya'y kulintas nga ang iyang pendant niya, na diamond sa tunga, kay trabahuan niya for like 20 plus years. Kaya na very valuable sa iya, and gihatag niya sa kuha. But then, akong giprinda. Sa sugod, malukat-lukat pa na ako. But then after a while, wa na, wagtang. Ako ang papa na siya rilo, nga gitrabahuan po niya for more than 20 years, na sa Buluva, nga ang kuan mga diamonds ako pod gi prinda. Later on ma-realize ni mo, no, what have I done? Mana mangutang ka, mangilad kanang pangilad jud, get to abuse a lot of people. Ingana 1991 I arrived Cebu. I was so desperate, I was so wounded, broken, hurting, lonely, remorseful, because my mom died without her seeing me change. I made a promise that I'd fulfill her desire for me. So I applied to go back to the seminary, but then I was not accepted. And then na ako'y silingan, akong gitudloan mo suyup before. And nag-eskwela man siya diri sa Cebu. And since wa mo ko nadawat, I was thinking of mag-eskwelan ko philosophy sa gawas. But then, ingon ako, invite man ko niya diri. So ingon ako, why not try ra?
kanang lahi na pag space for myself ba, respite, kanang lugar nga way nakailan ako. And so niuban ko niya din he, and he introduced me sa usa community din sa Talamban. And kuan man, religious man sila na community, and they have accepted me, they loved me, and they have kanang shown ba ang ilahang belief sa ako ang potential. And hatagan ko nilag opportunity. Actually, pag-abot na ako diri, way mama, way papa, way mga igsuon. But then I had a community. And so, gipa-eskwela ko nila, naaman siya'y Bible school. And maumpod akong ganahan kanang religious life na ba, because I was so tired na sa gawas, life sa gawas. And so, nagtrabaho ko o construction for 3.5 years. And at the same time, nag-eskwela. So, mag-trabaho mi og 7 o'clock until 3 o'clock, mag-mix og cement, mag-build og building kanang ako mang pastor po din haroon. Kanang, and then pagkahapon, alas 4 hangtod alas 10, mag-klase mi until nakahuman ko. And niuli kog Mindanao after graduation, kaya I was thinking of reintegrating sa akong family and then reaching out po sa ako ang family. Kaya nagpastor na lagi ko. But then, ang level of acceptance ba, dili pa inga na kataas because I have kuan man destroyed ang ilahang trust. Kaya because of what I have done, daghan kayong oportunidad nga gi-open sa ako, gihatag sa akong pamilya, but then I didn't value it. If maningon nila siguro, a prophet is without honor in his own hometown. So niadto kog north. And then while na ako dito, nagpastor ko, ni eskwela ko balik, first year. ni graduate ko 32. But then, tungod kay mature nga kaayo, daghan ka nag-experience sa life, kanang ni-excel ko sa school. So, nahimo kong university scholar, na presidente ko sa student government, na-graduate ko na most outstanding student of the year. And the following semester, gi-hire ko nila. So, I taught there for 6 years until 2006 sa University of Southern Mindanao. 2007, nahimo kong pastor din sa Talamban, sa church nga nagsagup nang ko. And then, nag-eskwela na po ko, og nag-master's ko counseling din sa CNU. While nag-eskwela ko, na-involve ko sa daghan ng mga advocacies, and particularly, kaning sa addiction na field. Padayon ko og kanang pangitag pamaagi nga ma-increase akong skill. So, nag-enroll ko din sa kanang addiction study sa Asia Metropolitan University sa Malaysia. And nagpursu ko Master's in Addiction Studies. Una ko, why not? Let's help people kanang to have this opportunity to behold their future. Na pwede di ay makarecover. Na pwede di ay mabago ang kinabuhi. And pag nakita nila ta, makabaton ba sila og paglaom na life can get better. Na the best is yet to come, na there is a better, brighter tomorrow for us. The reason why I am doing what I am doing right now and sharing my life story to everyone is because dili tanan nga nakaagi sa akong giagian or giagian sa akong mga kauban kanang buhi pa ron. Dili tanan nakasurvive ba? Daghan sa mga barkada nako patay na. Wala na sila. And so, di na po nila maistorya ilahang istorya. Personally, I believe na a person who learns from his own experience is wise. But a person who learns from the experiences of another is wiser. Because you don't have to go through the same painful experiences that they have went through just for you to learn the lessons that, you know, you have learned out of your experience or out of their experience. And so, hopefully, when they hear my story, when they hear the story of Eman and Bibab and Seth,
they'd realize, oh no. Yeah, nindot mo nun ta siya imagine nun. But then, what if kung ang sangputanan is prisuhan? Kay many of us, niadtugod og prisuhan. And then what if ang sangputanan, mga mental facilities? And many of us naadtug mental facilities. And so, dili na kinahanglan, we call that, kaya you don't have to go down to my rock bottom because you might not be able to bounce back. You might get stuck sa akong rock bottom. Kuha na lang, you borrow my bottom. Kanang i-borrow na lang do. Kanang paminawi na lang ko. And dili na mo kinahanglan pasuwayan. And I can express it to you, I can share it to you, nga murag niagi jug ka, ana. So di ano mo kinahanglan, agian pa akong nagiagian.